Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. I don't know if you remember the story of the little prince. May tagpo po doon sa istorya kung saan nung papalis na yung little prince when the prince is about to leave and the fox revealed to him his secret. Sabi ng fox, "It is only through the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye." Kalimitan para po tayong mga eskriba at pariseyo sa ebanghelyo natin sa araw na ito. We are asking God for many signs. Panginoon, kung ikaw ay totoo, gumawa ka ng himala, pagalingin mo yung mga may sakit, pigilan mo na yung pagkalat ng virus, wakasan mo na itong pandemic. At kapag ka hindi natutupad itong ating mga signs na hinihingi natin, we simply deny Him. We turn our back on God. We abandon Him. We abandon His church. Well, faith is more than what meets the eye. Faith is a gift. And this gift was given to us in the form of a person. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. And Jesus is God's greatest gift, greater than Jonah, greater than Solomon. And yet, we fail to recognize this. Nananatili tayo sa katigasan ng ating puso. And we fail to see Jesus working in our lives. We fail to see God's signs, these little miracles He performs in our daily life. You know, the simple things. The very fact that you are still alive, your family, your friends, your loved ones. Even in the midst of the pandemic, in all these struggles, God is showing His love. God is showing His mercy. At the end of the book of the prophet Jonah, there was a very peculiar scene. Jonah was desperate and he was asking God to just let him die. Hindi niya kasi ma-reconcile at maintindihan kung bakit iniligtas ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Why evil things and evil persons persist? And God made Jonah realize the importance of every person, the importance of every creature. God made Jonah realize that God's love is always greater. It is immense. Hindi mo kailanman masusukat ang pag-ibig ng Diyos. And you know, God's love is always transformative. God's love heals and gives life. Kaya nga, kung hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, marahil hindi mo pa talaga siya kilala.